Yun, and start recording mga kalapit. Welcome sa isa na namang reaction video. Plema is in the house, okay? Ang context daw na itong video yun, climate change. Yan. Climate change refers to long-term shift in temperatures and weather patterns mainly caused by human activities, especially the burning of fossil fuels. Ayan. So, hindi daw totoo tungkol sa global warming at climate change. Reaction video to ni Shobaldi. Hindi ko pa to na, naririnig ng buo. I mean, raw talaga. Hindi ko pa to naririnig. So, makikinig lang tayo. Tignan lang natin kung ano magiging reaction natin. Pero, freestyle tayo. Hindi natin talaga napapanood pa. Okay, play natin. Ang global warming ay totoo. Mm-hmm. Nagdudulot ito ng pagtaas ng average surface temperature ng Earth. Hindi lamang ito nagdudulot ng heatwaves at tagtuyot. Ito rin ay nagdudulot ng pagbabago sa ating natural climate system. At ang mga pagbabagong ito ay nagre-resulta sa pagdalas ng mga extreme weather events. Mm-hmm. Halimbawa, ang mga bagyo ay mas lalong lumalakas at tumitindi, bumabagal ang galaw at mas tumatagal mm-hmm. bago ito mawala. Akala ko yung mag-o-open ka tas biglang bold, no? Bad trip eh, no? Sige, tuloy. Kailangan ng halaman ng carbon dioxide para mabuhay. Ang mga halaman at kagubatan ay nagtatanggal at nag-i-store ng malaking amount ng carbon dioxide mula sa atmosphere kada taon. Mm-hmm. Pero ang problema ay kaunting carbon dioxide lamang ang kaya nilang i-absorb. At ang kaunting bilang na ito ay palit pa ng paliit habang dumadami ang mga kagubatang kinakalbo sa buong mundo. Nakadalasan ay para makapag-produce ang pasintabi po sa mga nakakalbo, ha. Hindi po kayo yung pinapatungkulan. Nawala. At kaya nagagano. Makapag-produce ang pagkain para sa atin. Mm. Hindi carbon dioxide ang problema. Dahil parte ito ng natural global ecosystem. Mm. Ang problema ay ang dami ng CO2 na napoproduce ng tao. Kung makikita ninyo mga kapatid, no? Yung lahat ng ginagawa ng tao para umunlad ang ating ekonomiya, sibilisasyon, diba, ay nagiging sanhi naman ng paglala ng sakit ng ating daigdig mga tol, no? Na bandang huli tayo rin naman ang maaapektuhan, di ba? Di ba kung nakikita ninyo, no, ginagawa ng tao para mas mapagaan ang buhay, ginagawa ng tao yung mga technology para umunlad yung ating quality of living, kumbaga, di ba? Mas mapadali yung mga transportasyon, yung mga pagkain natin panay instant na lang. Pero at the end of the day mga tol, bumabalik pa rin sa atin yung parang hindi sulit, no? Hindi sulit yung mga pagbabagong na nagagawa ng tao sa paglipas ng napakahabang panahon kasi unti-unting nababawasan yung ano natin, yung ano natin sa mundo, yung pakinabang natin sa mundo mga tol kasi okay, natural resources. Halimbawa, dahil sa global warming, na tayo rin naman ang may kagagawan, 'di ba? Tumatagal nga daw yung mga bagyo eh dahil syempre matagal ang bagyo sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng parte ng daigdig, naaapektuhan din yung mga tao, nahihirapan, bumabaha, nagkakaroon ng tsunami, 'di ba? So sa atin pa rin bumabalik, eh, no? Sa loob ng 800,000 years mm-hmm. ay ngayon lamang tumaas sa ganitong level ng dami ng CO2. Grabe. Sa ating atmosphere. CO2. Yung utot ba ano? Carbon monoxide? Natanong ko lang ha. Ayoko, tinatamad na magano. Comment na lang kayo kung yung utot ay carbon monoxide o CO2 din. Kung carbon dioxide ba yan o monoxide. Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko. Na ang renewable energy ay mahal. Pero hindi ito totoo. Mm-hmm. Ang solar power at ang onshore wind ay ang pinakamurang paraan ng pagproduce ng electricity. Ama! Ibig sabihin ay ang energy na napoproduce ng mga ito ay mas mura kaysa sa nuclear, gas at fossil fuels. Ama! Ang presyo ng renewables ay mas lalo pang bumababa sa paglipas ng panahon. Mm-hmm. Gayunpaman, ang mga gobyerno... Kailan sabi ni Pinoy, paano daw kung walang araw? Tsaka paano daw pagka walang hangin, tang inang yan. No, ay patuloy na sinusuportahan ang paggamit ng maduming fossil fuels. Alam na natin dyan mga tol kung anong reason, no? Kung bakit ang gobyerno, actually wala rin naman talaga silang alam eh kung ano ang nangyayari. Pero dahil nga sa laki ng pumapasok na income ng gobyerno mula sa mga kumpanyang to mga tol, eh talagang masusuportahan talaga nila yan, di ba? Pero kung tutuusin mga tol, di ba? Yan halimbawa yung pagdagsa ng Masusuportahan ba o nakukurakutan? Yun eh. So, pwedeng nakukurakutan. Opinyon ko lang naman yun. Okay, tuloy. Makaraming renewable energy na isang beses mo lang babayaran yan. Halimbawa, magpapa-install ka ng solar panel sa bubong mo. Medyo may kamahalan siya. Pero one time mo lang babayaran yun. Diba? Napakalaking tulong na nun.
Napakalaking tulong na nun unang-una sa kalikasan at saka sa bulsa mo. Good investment yun kung tutuusin mga tol eh. Kasi maraming mga mayayaman ha. Yung mga mayayaman kadalasan nakaka-avail nito eh. Nagpapakabit sila. Puntahan ng Tanay Rizal. Makikita mo dun yung mga business puro naka-solar panel. Lan ng solar panel sa kanilang bubungan. Minsan sa loob ng isang buwan, yung konsumo nila sa kuryente nagiging half the price na lang mga tol. Diba? Hanggang sa dumating yung panahon, talagang mazizero nila yon. Wala na silang binabayaran monthly. Isang beses sila maglalabas ng pera, oo. Isang beses lang yan, medyo may kalakihan. Kalahating milyon o higit pa yung magagastos nila. Pero in the long run, di ba, in the long term mga tol, ang laki ng matitipid nila yung mga binabayad nila monthly sa Meralco o sa mga naniningil ng ano, ng kuryente. Mawawala lahat yun mga tol eh, di ba? Hindi masuportahan ng gobyerno kasi nga, syempre ang laki ng tax na mawawala din mga tol. Napakalaki ng mga kikitain nilang mawawala rin mga tol, di ba? Yung mga windmill na yun. Diba? Isang beses mo lang i-install yun tapos hanggat humahangin eh, nagpo-produce siya ng kuryente. Hindi katulad sa halimbawa mga negosyo na nagsusunog ng mga fossil fuel, diba? Mga ganong coal. Laki ng mga binabayaran ng mga yun. Hindi ito totoo. Ang climate change ang pinakamalaking panganib na kinakaharap ng mga polar bears. Doble ang bilis ng pag-init ng Arctic kumpara sa buong mundo na nagdudulot ng pagtunaw ng yelo na mas mabilis at mas late na pag-form ng yelo kada taon. Nagpapahirap ito para sa mga babaeng polar bears sa kanilang pagpunta sa kalupaan kapag patapos na ang autumn para magbuo ng kanilang mga dens. At mas mahirap para sa kanilang pumunta sa sea ice kapag spring para pakainin ng kanilang mga anak. Ang kanilang pangunahing pagkain, ang mga seals, ay apektado rin ng climate change dahil dumidepende sila sa sea ice sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ibig sabihin sa ibang parte ng Arctic ay kailangan mag-survive sa mas kaunting pagkain ng mga polar bears. Ang populasyon ng polar bears ay sinasabing magde-decline ng 30% sa gitna ng century nito. Nako. Ooh. Isa sa pinakamaling paniniwala tungkol sa climate change ay ito ang magiging katapusan ng mundo. Hindi ito ang tamang pag-iisip sa usapin ito. Maraming matitinding climate change na ang pinagdaanan ng Earth at humantong ito sa ilang mass extinction pero nagpatuloy pa rin ang buhay. Ang mga mammals ay nag-evolve mula sa reptiles. Ang mga primates nag-evolve mula sa mga mammals. Natutong tumayo, umalis ng Africa at eventually ay nakaabot sa lahat ng sulok ng mga kontinente. Ano to ah? Ang tawag dito? Ano yun yung evolution? Yung... Charles Darwin ba tong ano? Evolution of Man? Ewan ko kung Darwin yung tsuri yan ah. Hindi naman yun yung Big Bang eh, diba? Kasi galing to sa ano eh, evolution tuloy. Pero pagkatapos lamang ng higit 100,000 years ng paggagala, nagsimula ang human invasion. 12,000 years ago, tumigil tayo at nagsimula magsaka. Ang simula ng agrikultura ay simula rin ng mga nayon, lungsod, lipunan pamahalaan. Simula ng sibilisasyon. Pero bakit inabot ng ganoon katagal bago makontrol ng tao ang kanyang pagkain? Kung titingnan mo ang chart na ito na nagpapakita ng pagbabago ng temperature sa loob ng 100,000 years, ay makikita mo na espesyal ang huling 10,000 taon. Yan ay ang mga panahon kung saan ang klima ay unusually stable. Sa mga panahong iyan, nag-develop ang human society. Ang magandang panahon ay nagpakain ng mas marami pang tao, tumami ang kaalaman, nagsimula ang siyensya. At eventually, ang mga inventors ay nakabuo ng mga machines na siyang nagpalago pa ng ating sibilisasyon. At ang tanging kailangan lang nila ay langis na susunugin. At nakita nila itong nakalibing at nakasiksik sa ilalim ng lupa sa loob ng higit 300 million years. Sa coal deposits na ito, nahukay ng mga tao ang toneton ladang carbon na matagal lang nakakulong sa ilalim bago pa man lumabas ang ating species sa mundong ito. At diyan natin sinimulang guluhin ang klimang dahilan ng ating pag-usbong, ang klimang pundasyon ng ating pagkain at infrastruktura. So parang lumalabas dito sa video na to, hindi sila naniniwala sa ano no. Adam and Eve kasi naniniwala sila sa evolution. Hindi naman siya, hindi naman kumontra dito si Shobaldi dahil ewan ko. Pero dapat ko kontra siya dito kasi ang alam ko maka-Bible to si ano si Shobaldi, di ba? Pero dito hindi siya umano pati yung end of the world. Ako, naniniwala ako dito sa nagsasalita ah, na hindi yung global warming ang magiging end of the world. Kasi parang feeling ko sa tagal ng mundo, wala nang end of the world eh. Kahit sabihin mo, totoo ba yan? May climate change or hindi? Kasi once na namatay ka, yun na yun, tapos ka na. Diba? The end. Finish or not finish, pass your papers. Diba? Tuloy. So ito nga no mga tol, yung climate change ay hindi ito ang tatapos sa mundo. Pero pwedeng tumapo sa mga tao, no? So magkaiba naman yun eh. Kasi ang mundo kayang mag-survive kahit wala yung mga tao mga tol eh. 'Di ba? Kayang-kaya niyang mag-survive. Pero ang tao mga tol, hindi tayo magsusurvive kapag nawala itong mundo. 'Di ba? Magkaiba rin yun eh, no? Sa pag-develop ng tao ng siyensya, ng teknolohiya, 'di ba? Unti-unti dumudumi ang hangin,
nauubos yung kagubatan. Pero imagine mo, walang mga tao. Naalala ninyo nung nagkaroon ng pandemya, mga tol, bawal lumabas, 'di ba? Syempre walang bumibiyahe, walang mga sasakyan sa kalye. 'Di ba ang ganda ng hangin noon? Kung makikita mo mula sa Metro Manila, matatanong mo yung bundok sa mga malalayong lugar. Na parang mas okay uli may pandemic. Hindi mo matatanaw dati dahil sa kapal ng polusyon, sa kapal ng mga usok sa hangin, 'di ba? Pero nung pansamantalang nag-lockdown, bawal lumabas ang tao. Ang ganda ng hangin, nakahinga ng mabuti yung mundo natin. Kaya yung climate change natin, mga tol, magkakaroon siguro ng mass extinction, pero hindi mawawala ang mundo kasi nga mas lalo pa siyang gaganda, mas lalo pa siyang gagaling. Eh. 'Di ba? Pero pag bumalik ulit ang mga tao, ma-develop ulit itong mga 'to, magsusunog na naman ng langis, magsusunog na naman ng mga coal. So may conflict na agad sa Bible, 'di ba? So 'yun lang muna yung ano ko. Yung topic ko dito, nagkaroon siya ng conflict again sa Bible. Okay? So sana minsan ano makausap natin si Chobaldi. 'Di ba? Kasi marami kaming differences ako na gustong malaman pa rin sa kanya. Hindi naman din lahat siguro ng sinasabi ko eh sang-ayon siya or totoo, so pwede kami mag-exchange deal. Exchange ano yan, palitan ng kuro-kuro, pwede siyang sumagot sa video, sana. Mapansin kasi malaking channel na to, half a million na to si Chobaldi. Ayan. So subscribe kayo sa kanya, syempre huwag niyong kakalimutan mag-subscribe dito sa atin. Eye-opener lang siguro tayo, diba? Gusto lang natin maging eye-opener. Okay? So, kung may mga comment kayo, comment down below. Maganda yung topic regarding sa global climate change, global warming na yan. Diba? So, hindi doon ang end of the world. Tama naman. End of days. Yun. So, papunta Bible yan. Malalim yan pagka itatopic natin. So, saka natin itatopic yan. Okay? So, yun muna mga kalapit na. Maraming salamat and stop recording.